gone wrong, man? Going bulilit ka nyo. Sabi ka na Peterson. Ano siya, nagkaroon ng virus ang isang classmate. So, buong class, pinasok yun sa abandoned building. So, there's others an infected classmate. Tapos, yun. Ano man, mayroong field trip yung isang section ng klase na yun. Tapos, na-infect ng virus sa isang classmate. Mm-hmm. So, they were put in an abandoned building. So, the rest, I think you have to watch it. They have to wash it. They have to wash it. Sorry, Sir Isa. Kung bakit kami napunta doon, yun yung pinakatanong ng movie. Akala mo pininap sila. Kung anong nangyari. Panood nila. Yun po kasi yung parang, pasensya na po kung hindi na masagot, pero yun po kasi talaga yung tanong na dapat masagot. Pag pinanood yung movie, masasagot yun. Kung bakit kami na-trap, kung bakit kami napunta doon sa building na yun, kung anong nangyari doon sa mga classmates, kung bakit nagsusuntukan sila sa loob ng building. And more than anything, it's the dynamics and the politics of the class. Kasi mayroon silang mga stereotypes. So may mga geeks, may mga ganito-ganito. So parang tipo stereotype ang teen film siya. Pero may mga dynamics kasi doon ang mangyayari because they were quarantined in that area. So, ano yung virus? Ebola. Ebola ba? Virus that will make you infected. Tapos, yun. Make you aggressive. Yung infected, papatay siya. So, it's part of the dynamics. Parang rabies? Hindi rin siya. Ayaw rin siya tawagin zombie eh. Kasi nireinvent namin yung genre. So ayaw namin siyang tawagin zombie, mas gusto namin tawagin infected. So, pag infected ka ng virus, you have the aggression to kill. Parang ganun. So, it's a survival of the fittest kind of suspense thriller. Siguro ano po, kasi pag zombie, usually brainless ka na eh, brain dead ka na eh. So, kapag may mga zombie, hindi na nag-iisip yun, kumbaga walking dead na lang yun. So ngayon, yung sa amin, kumbaga, dahil sa vibes na yun, mas lumalakas yung aggression to kill. Eh kaso, ang problema, nakulong pa kami sa isang building. So, mas magiging chaotic yung sitwasyon dahil may mga virus na gustong pumatay. Tapos, yung mga bata, syempre natural, ayaw naman nilang magkasakitan. So, mapipilitan tuloy sila para mag-survive dun sa building. So, itong limang taong survive po? Hindi natin pala naman. Kumbaga sa Game of Thrones, walang safe. The thing is, parang kailangan natin panahon yung Sir Isa. Charlie, we have to have a phone. I love you, Sir Isa. Siguro, hindi naman necessary yun kasi parang siya Game of Thrones, diba? Kung sino pa yung bida, siya pa yung mama. Actually, si Derek Verbs, wala siyang takot na pumatay ng main character. Oo. Parang kung kailan ka pa nag-invest sa character, kasi there are 24 characters. Kung kailan ka pa nag-invest din sa character, tsaka siya mamamatay. Yun, kung sino-sino, ako nga, nagmamakaawa na. Sabi ko, please, Derek, wag naman to. Yung parang ganun. At saka, yung dun sa 24 characters na yun, gusto ko yung character ko, pero ang dami kong nagugustuhan na characters na iba. As in, lahat sila magugustuhan mo. Lahat makaka-relate. Kahit isa doon, parang imposible na sa school nyo, hindi ka naging ganun. Maganda pa nito, yung section na yun, Zamora, ayun yung section ng mga patapon, no? Medyo, yun yung mga repeater. Letter C, no? ABC din hanggang Z, no? Sila yung mga repeater, sila yung mga nag-flunk, sila yung mga non-achiever. So, pagdating dun sa kanilang, pasensya na po. So, pinag-nag yung virus doon, Cesar? Hindi rin naman. Kasi parang wala din namang hindi rin siya pinlight eh. Yun. Panoorin natin Sir Isaac. Sir Isaac talaga wala nang manonood. Pero direct pinakita doon kung paano kumalan yung virus. May as with other virus-themed movie, ipapakita kung paano siya kumalat. Like, paano siya nakakontract. Kailangan din kasi natin maintindihan kung bakit nagkagano'n yung iba classmates. So, parang bakit hawa-hawa. Si Johnny says a question.